Ako po, ngayon po lang din maaaring sabihin na in public ba na nung second year si Atty. Gabon, fortune naman ako sa UP. Aktivista po ako. Member po ako ng Sabeca ng time na yun. Nang kilusa ng mga komunista, no? Ako, nung mga panahon na yun, bilang mga kasapi kami, kung paano sa amin ibinaba at kung paano namin i-discuss, no? Kung paano tatalakayin sa hanay ng masa. 1972. Lahat ng sinabi ni Secretary ni Senator Andrile naroon at marami pang iba. So, para sa ating kabataan, para makita nilang tunay na kasaysayan ng dumpo lahat na kasaysayan. Salamat po. Thank you, sir. Ayan po, Colonel Kerubi, diretso po tayo after kay Carpenter po. Yeah. Magandang gabi po sa inyo lahat. Yung narinig ninyo kanina, ito po yung kwento ng mga nasa gobyerno. Ako po, ngayon po lang din maaaring sabihin na in public ba na nung second year si Atty. Gabon, fortune naman ako sa UP. Aktivista po ako. Member po ako ng Sabeca ng time na yun. But honestly, wala naman akong pinirmahan na form. But when Marshall was declared, I was blacklisted. So, doon ko nakita na, no, kasi nung panahon na yun, nakikita ko na kung paano yung, alam mo yung evils of communism, di ba? They really try to exploit itong student activism, sinasakyan nila. Kasi yung idealism ng mga estudyante, kuha-kuha nila eh. Kaya madali lang sila mag-recruit. So, ganun ang nangyari sa akin. So, right after the declared martial law, I took exam sa PMA and luckily passed. Maaga akong namula at hindi naman ako nagsisi sa desisyon ko na sumali sa military. Otherwise, sabi ko nga, okay, pagkwentuhan ako dun sa mga ibang kaibigan ko na nasa Kaliwano. Eh. Kung ako nagtuloy-tuloy, kaya ano naman rank ko sa NPA? Kasi, sa totoo lang, maganda naman yung naging kinahinatnan, no? Yung desisyon ko na magsali sa military. So, lahat po ng kinwento nila, totoo ho yun. Ang laki ho ng benefisyo ng martial law. Kasi, pag-graduate ko, nasa field na ako, dali lang talaga. Mag-maintain ng peace and order dahil may martial law. Noong time nila. So, yun lang po. Pagtarapan, iba naman doon sa mga kwentuhan kasi I was a student activist. Na nabago yung aking pananaw. At kami kasabihan nga, kung aktivista ka pa rin na tumanda sa edad mo na yan, ibig sabihin, you never learned your lesson. Thank you so much, Colonel Kerubin. At ngayon po, isa sa pinaka-importante natin papakinggan, balik po tayo para pag-usapan ng POV ng NPA, Carpenter. Hello. Gusto kong i-pursue yung gusto kong magsalita about martial law, not from the legal point of view, dahil sa una-una, hindi ako abogado, at saka na-i-discuss na mabuti yun. Mabuti, lalo-lalo na ni Chief Presidential Legal Counsel, JPE. Yung binanggit ko, yung perception, nung magdeklara ng martial law, paano naging dating nito sa masa, sa pangkaraniwang tao, na dinisenyo ng kilusa ng mga komunista, no? Ako, nung mga panahon na yun, bilang mga kasapi kami, kung paano sa amin ibinaba at kung paano namin i-discuss, no? Kung paano tatalakayin sa hanay ng masa. Definitely, ang linya doon ay nagmarsyalo hindi dahil sa Plaza Miranda. Nagmarsyalo hindi dahil sa arms smuggling, no? Nagmarsyalo dahil ayaw kumalis sa poder ni Marcos. Ganon.
At yun ang naging maingay na issue. At yun, na hanggang ngayon, ganyan pa rin, yung mainstream media, no? Sa pangunguna ng ABS-CBN noon, kung paano nila tinalakay, ibinaba. Kasi yung media, importante, kung ano sasabihin niya, yung tao, pag pinindot mo yung TV, at binasa mo yung diaryo, at parating binibigyan diin doon, na yung martial law ay para proteksyonan yung pader ni Marcos at para hindi na umalis. Ano na, kung natatandaan ninyo, nung nagkaroon parang intriga sa isa sa mga taong malalapit kay President Marcos na pilit na iniugnay ng mainstream media sa doon sa arms smacking. Remember? Ang nachismis nun ay si Congressman Ablan. No? Nachismis nun, nayaan daw arms smuggling ay proyekto raw yan. No? Proyekto ni Marcos yan. At ang special project officer yan, ang tumrabaho niyan ay si Congressman, si Rojito Ablan, na Congressman ng Ilocos ng araw. No? Ano yan? At katunayan, when I was captured, nung mahuli ako, at nung ako itin-transfer mula sa ISAP, no, na nakakadena ako, no, ha? Nung binaba ako sa bank ng PCIMP, pagbaba akong ganun, inaalalayan ako kasi nakakadena yung paa ko, nakaposas ako. Eh si, nilata namin, si Congressman Ablan, kasama yung mga ilang detainee, kakantahan sila no gabi, no? Nung malaman ni Congressman Ablan, nung pinag-uusapan na yung, yan yung kasama sa MP Karagatan. Biglang nawala si Congressman Ablan. Hindi ko makakalimutan yun, eh. Kung sabihin, kahit na, basta pinipilit anything against Marcos, no? Ngayon ho, ang in relation dito sa usapin ng martial law, kung natatandaan ninyo, lalo na kayong mga vlogger, ano, nung kumpanya, itong nakarangang presidential campaign, bakit anything, lahat ng bagay, ibinabato kay Marcos, kay BBM, anything, inuugnay sa yung mga issue laban sa tatay niya, no? Binubuhay, no? At itong walang kakwenta-kwenta na salin, ano? Pero, challenge nyo ako, nagkamali ako. Pinag-usapan ba? Ginawa bang issue even during the presidential debate? Pinagpaliwanag ba nila si BBM tungkol sa Plaza Miranda? Meron bang nagsumbat? Ito, ha? Please take note, ha? Sinasabi ko sa inyo ngayon. Sinasabi ko sa inyo ngayon ng malinaw na walang nag-raise ng issue ng Plaza Miranda, Bami. Bakit hindi nila, during the debate, bakit hindi nila tinanong si BBM, bakit yung tatay mo pinabomba, ano? Pinabomba yung rally ng Liberal Party sa Plaza Miranda? Di ba? Wala. Sapagkat ayaw nilang mapag-usapan. Sapagkat nung panahon ng eleksyon, nung kampanya, hanggang ngayon, yung event sa hanay ng mga CPPNP among the ranks, naniniwala sila na ang nagbomba ng Plaza Miranda ay mula doon sa hierarchy ng CPP noong panahon during the 70s. Kasi ang una hong nagturo kay Joma bilang utak ng Plaza Miranda ay no less than Ricardo Dick Malay, brother-in-law ni Satur Ocampo at kapatid ng asawa ni Satur Ocampo, si Bubi Malay. Mga taga Manila Times noong araw, nung ang Manila Times ay pag-aari nila Chino Roses.
Yan po yan. Imagine, ha? Ang unang, bago pa po yung binabanggit na libro ng magiting na attorney Gadon, ang kaibigan natin attorney Gadon, tungkol doon sa libro ni, ano, ni Mario Miglat, dati kong nakasama yan, ano? Ang unang naglantad, ang unang nagsalita, hindi makapaniwala si Joma. Si Joma, kapag pinag-usapan ng Plaza Miranda, eto, take note, at ito, uulitin niya to, sigurado, 100% believe me, dinismiss na ng Department of Justice yan, nasabihin niya, ako ay itinimanda na dyan ng Department of Justice. At walang ebidensya. Dinismiss na. Dinismiss ng DOJ noong panahon ni Cory. Yan o ang naging malaking problema din namin sa anay namin. Sabagat ako, I should have spoken earlier, even noong pang 1989-90 nung kami ay nakumbinsi, apat kami, para magsalita sa Senate hearing, no? Ang Senate President na si Jovi Salonga, no? Nagpatawag ng Senate hearing si Jovi Salonga para pag-usapan sa Senado openly yung Plaza Miranda. At nung panahon na yun, si Senator Salonga ay naniniwala pa na ang bumomba ng Plaza Miranda, siya yung ano, kumakit ng mamatay si Jovi Salonga ay si Marcos, no? Pero napakalaking bagay yung pag-uusap nila, nag-1-on-1 sila ni Ariel Almendran, yung isang nakasama ko, no, na nakasama ko si Isabela, at kilala to ng personal, yung tatay niya kilala ng personal ni Senator Salonga. Ito ang unang nagkwento kay Senator Salonga kung ano nangyari. Sa kwento nito, na nabiglap si Senator Salonga, nag-iyakan sila. So ngayon, kaya nag-desisyon si Senator Salonga na magpatawag na nangyari. Ano, apat dapat kami. Sa amin, malaking struggle yon. Kasi sa akin, nagtatanong ako, ano ba? Ano tayo? Ano ba tayo? Magsasalita tayo sa Senate. Ano ba tayo? NGO? After na magsalita tayo sa Senate, what? Ano? Paano tayo poproteksyonan? Sino ba poproteksyon sa atin? Ang Senado? Ganyan ang mga issue. Pero dun sa dalawang kasama ko, si Ariel Almendran, at saka yung isa, nabubuhay pa, ano, si Pablito Araneta, ay nag-desisyon sila na magsalita. No? Ako noon, ay desidido akong magsalita sapagkat gusto kong malaman ng tao kung sino si Danny Cordero. Yung umami na nakitya ng Granada sa Plaza Miranda. At gusto kong sabihin sa inyo na si Danny Cordero, yung nakitya ng Granada sa Plaza Miranda, ay hindi taong rasa. Hindi po taong rasa to. Hindi parang nito. Ito po ay taga-Kalooban at magaling na organizer to. Ito yung chairman at tinatawag na ugnayan ng kilusang progresibo sa Kalooban. At ito ay lahi ng mga asistyo. Oh. Yes, opo. Lahi ng mga asistyo. Pamangkin ito ni Luis Baby Asistyo. Ang tawag po niya, doon sa dating mayor ng Kalooban, si Macario Asistyo, na tatay nila Baby Asistyo, ay Lolo Kayong. Yan ang tawag niya.